pong video na to ay isang halimbawa ng blow-by na makina at hindi blow-by na makina. Very simple lang mga boss ang mga sinyalis kung paano malaman kung may blow-by ang iyong makina or wala ba itong blow-by. For example mga boss, itong makina na to ay mayroong sinyalis ng blow-by. Bakit? Dahil sa usok nito na lumalabas sa kanyang pillar cap. Alam niyo mga boss, tatlo lang ang pinakamadaling paraan kung paano malaman kung meron bang engine blow-by ang iyong makina. Una mga boss is kung merong usok na lumalabas dito sa kanyang pillar cap. At tsaka kung meron namang usok na lumalabas dito sa kanyang engine breaker. And then mga boss, lastly is meron ding usok na lumalabas dito sa kanyang dipstick. So yung tatlo na yan mga boss, ang pinaka-basic na sinyalis para malaman mo kung may blow-by ba or wala ang iyong makina. Tanging ang usok lang mga boss, ang pinaka-indication kung may blow-by ang isang engine. Malalaman mo rin mga boss kung gaano kalala na ang engine blow-by, depende sa kung gaano kakapal ang usok na lumalabas sa kanyang pillar cap, sa kanyang engine breather, at sa kanyang dipstick. Kung manipis lang ang usok na lumalabas dito, ay indikasyon niya na hindi pa gaanong kalala ang damages sa internal parts ng iyong unit. At kung makapal naman ang usok na lumalabas dito, ay indikasyon po yan na meron na talagang malaking wears at saka gasgas internal parts ng iyong makina. Pagka po sinasabi mga boss na usok na lumalabas sa pillar cap, engine breather at dipstick, ito po ay tinatawag sa engineering terms na blow-by gas. Ang dahilan po ng usok o itong tinatawag na blow-by gas na lumalabas sa ating dipstick, engine breather at saka pillar cap ay sobrang wears or gasgas sa ating piston, liner at saka piston ring. May pagkakataon pa mga boss na putol or bali itong ating piston ring. Mostly mga boss, ang nasira na piston ring ay nasa top ring or compression ring. At meron din mga boss no, na ang ating piston groove ay nabungal or nabungi na, na siyang dahilan ng engine blow-by. Ang pinaka root cause or sanhi ng engine blow-by mga boss o itong gasgas ng internal parts ay itong successive na engine overheating na nangyayari sa iyong unit. Kaya napakahalaga mga boss na hindi magkaroon ng overheat ang iyong makina. Ngayon mga boss ay tingnan natin ang mga makina na may sinyalis ng engine blow-by at walang engine blow-by. So ating tingnan itong naunang video. So makikita dito mga boss ang sobrang kapal ng usok sa kanyang pillar cap. Ito po ay indication ng engine blow-by. Itong video naman to mga boss is makikita natin na mayroong kunting usok na lumalabas dito sa kanyang dipstick. At saka makikita nyo rin mga boss na mayroong pagtatalsik ng langis. So ang indication po na to ay engine blow-by. Bakit engine blow-by mga boss? Kasi nga mayroong kunting usok. So indication ng kunting usok ay hindi pa masyadong malaki ang wear sa internal parts ng engine. Kaya kung mapapansin mo mga boss, medyo malakas pa ang atak ng iyong unit. So ito namang video na to mga boss ay talsik ng langis galing sa kanyang dipstick. So kung makita nyo yan mga boss, ayan, grabe ang lakas ng talsik na langis, di ba? So ito po ay hindi sinyalis ng engine blow-by. Bakit? Kasi nga po, walang usok na lumalabas kasama dito sa paglabas ng langis dito sa kanyang dipstick. So tulad na sinasabi ko kanina, tanging usok lamang na lumalabas ang indication ng engine blow-by. So kung medyo duda ka mga boss, or langanin ka sinasabi ko, is pwede mong tingnan itong ating pillar cap at saka engine breather. Baka andun lang ang usok na lumalabas at hindi dito sa kanyang dipstick. So ito namang pagtatalsik ng langis or pagbubulwak ng langis is maaaring ang sanhi nito ay busted na ang kanyang PCB valve or merong dumi na nakaharang sa kanyang engine breather hose. So maaaring i-check mo yung mga yan mga boss no. So ito namang video na to ay
walang usok na lumalabas sa kanyang dipstick. Pero may tunog na maririnig natin, mga boss. So ayan, pakinggan nyo mga boss, oh. Yan. So maaring ang dahilan niya, mga boss, is busted na PCB valve. So maaring check nyo yan, mga boss, no. So ito namang video na to is grabe ang lakas ng usok sa kanyang engine breather. So sobrang kapal ng usok, mga boss, no. Yan po ay indication ng engine blue by. So itong video naman po, mga boss, is merong kunting usok na lumalabas dito sa kanyang filler cap. Yan. At saka meron ding pagtatalsik na langis dito sa kanyang dipstick. So sinyalis po ito, mga boss, na merong kunting blue by sa unit na to. So kung medyo lang katulad ng sinasabi ko kanina, is pwede mong i-check sa kanyang engine breather or sa kanyang filler cap kung meron ba talagang makapal na usok na lumalabas or wala. Ito namang pagtatalsik na langis is maaaring dahilan nito ay PCB bulb or engine breather hose na marumi or merong naka-block na dumi. Kaya ang pressure ay bumabalik dito papunta sa kanyang dipstick. So dahilan yan ang pagtalsik ng langis. Alright? So meron pong mas accurate na tools na maaaring i-diagnose tungkol sa engine blue by, mga boss, no. Ito pong tinatawag na compression tester. So kung medyo alanganin ka sa mga sinasabi kong ito, is pwede mong ipa-compression test ang iyong unit para malaman kung aling cylinder ang merong engine blue by or wala. Malalaman din dito, mga boss, sa compression tester kung may cylinder or merong cylindro sa iyong unit na maliit na lang ang reading ng compression. So sana po ay nakatulong ang video ko na to kahit papano. So hanggang sa muli, paalam, peace!